sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Daniela, meron naman ako naipon na pera para sa panganak mo. Saka pwedeng bumili na rin tayo ng vitamins para sa inyo at kay baby. Carlos, hindi kasi maganda yung pakiramdam ko eh. Pwede pong sa ibang araw na lang natin ito ituloy. Eh, ang dami-daming tao dito. Baka mamaya kung anong sakit pang mahawa sa akin. Halika na, marami naman tayo ibang panahon. Di ba nga dapat tayo magpa-check up kung sumama ang pakiramdam mo? Parehas natin inisip yung kalagayan ni baby. Kaya natin ginagawa ito. Ganyan na nga ako sa inyo ni Marga. Magiging tatay ako sa pamilya natin. Dahil alam ko kung gaano kahalaga magkaroon ng buong pamilya. Lalo sa mga anak ko. Dahil ayoko lang matulad kayo sa nangyari sa amin. Kaya ako ginagawa ito. Para sa'yo. Para sa pamilya natin. Sige, sige. Mauna ka lang muna sa doktor. Susunod ako. Mag-CR lang ako. Mega, saan ka pupunta? Wala yung mami tsaka daddy mo. Kaya ako nagbabantay sa'yo. Somewhere lang. Ito, text ko na lang po kasi dapat kung saan ako pupunta. Eh, basta may kailangan lang po ako gawin sa school. School? Wala namang pasok ngayon, Marga. Tsaka kung meron man, halos pauwian na. Manang, sobrang hectic kasi na schedule sa school. Patong-patong na rin yung school works. Kaya may times na kailangan ko talaga i-meet yung mga classmates ko. Sige na po, sabihin nyo na lang kay mami na umalis na ako. Sige, basta mag-iingat ka, ha? Bye, Manang. Sa ospital ngayon, kasama ko si Carlos. Eh, gusto niyang mag-ultrasound kami. This is not the right time para malaman niya ang totoo. That's so messed up, Danny girl. Pero I can't. Can't? Why? I can't, Danny. I really want to, pero I really can't because of hubby. Alam mo naman yun, di ba? Really? Ngayon pa talaga? Okay, okay. Calm down. Hindi lang naman akong tumutulong sa'yo, di ba? Why don't you try na tawagan si Hector? Eh, inid ka naman na talaga. O, edi, baka naman pwedeng tawagan mo na siya. Hector, please sumagot ka. Please pick up. Mo akong magpaliwanag. Kailan mo pa babalak sabihin to sa akin? Kung hindi pa pumunta dito ang anak mo, hindi ko malalaman. Matagal ko na gusto sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano. Yun, nasa relasyon tayo. Pero bakit pa ang dami mong tinatago sa akin? Akala ko isa lang ang anak mo. Kilala mo ako. Ako lahat sinasabi ko sa'yo. Hindi kami magkasundo dahil sa mga nangyari sa amin. Ako ang sinisi niya dahil sa nangyari sa kapatid niya at sa nanay niya. Hindi ko masabi sa'yo dahil nahihiya ako. Pinabayaan ko siya. Hindi ko siya nakitang lumaki. Masisisi mo ba ang anak mo kung bakit siya nagkakaganon? Bakit hindi mo nakuha yung bata? Ha? Pupunta ka pa dito, lakas ng loob mo para sabihin sa akin sa sablay mo? Mahal mo ba talaga buhay mo? Ano? Sandali, boss. Ano, magdadahilan ka? Kaso may nakialam eh. Hindi mo tinutukan? Ba't dapat tinakot mo na rin? Sino ba ang dumating? Si Romina? Mintik na yun. Di sana tinutukan mo na rin? Hindi lang naman siya, boss eh. Pati yung pinsan mo, si Leon. Di sana kinuha na niyo na si Paco doon. Inilabas niyo na sana. O nasa na sila ngayon? Hindi na ako nakialam, boss. Pero bago ako umalis, may ginawa si Leon eh. Ay, ano naman ang ginawa niya? Namin niya na anak ni si Paco. Doon mismo kay Romina. Paniniwalaan ko sa'yo. Siguro nga naging mabilis ang lahat para sa atin. Para pagkatiwalaan kita, para mahalin kita kagad. Ano pa bang tinatago mo sa akin, Leon? Romina. Leon, itigil na natin to. Habang maaga pa, nagtiwala ako sa'yo. Pero mali ako.
Dahil ikaw ang walang tiwala sa akin. Habang may panahon pa, kumalas na tayo sa isa't isa. Okay. Excited na ako. Okay na. Mr. and Mrs. Bartolome. Welcome. Mrs. Bartolome. Mukhang nababasang kaya ng timbang. Are you feeling okay? Yeah, I feel fantastic. Okay. Alika, let's go in. Sige. Susunod na ako. Let's go in. Yes. Dok. Carlos, may sunog ata yung baby natin. I can bring you to the nearest emergency exit. Come on, let's go. Hindi pa tayo tapos pag-usapan yung ginawa mo, ha? Papagalitan mo talaga ako. Pinayaya ba kita? Leon! Tito. Ako, pasok ka muna sa loob. Mag-usap muna kami ng tito mo. Sandali lang to. Sige na, sundin mo ang tatay mo. Bakit? Anong bakit? Pati ba naman sa akin nagpapanggap ka? Sa tingin mo hindi ko alam ang ginagawa mo? Bakit mo hinamin kay Romina yung totoo? Nababaliw ka na ba talaga? Dahil karapatan niya malaman yun. Bakit? Dahil may relasyon kayo? Hindi sa naman. Puro pagpapanggap lang yan. Wala na kami. At dapat lang maghiwalay na kami dahil naawa na ako sa kanya. Bakit, Leon? Naihihibang ka naman sa babaeng yun? Ha? Hindi ka na sumusunod sa plano. Nasa plano natin na pabagsakin si Daniela at lumapit sa'yo. Ginawa ko na yun. Pero ang magiging pabigat pa kay Romina at dumagdag pa sa pinagdadaanan niya, ibang usapan na yun. Bakit, Leon? Kailan paano kung umpisa yung pag-aalala mo sa kanya? Ha? Huwag mo akong bigyan ng rason. Balikan mo si Romina! Ngayon na! Hindi! Ayoko na! Hoy, Leon. Pinakita ko sa'yo si Pao. Ginawa ko yung gusto mo. Tandaan mo kung gaano ko sa kabilis yung pinakita sa'yo. Ganun ko rin sa kabilis mo. Huwag na sana tayo umabot sa puntong yun. Kanina ka pa ba nandyan? Hindi. Narinig ko kayo nagsisigawan eh. Kaya lumabas ako. Ito talagang pamangkin ko. Masyadong maalalahan eh. Nag-uusap lang kami ng papa mo. Sige na. Basta kami mag-usap. Usama na kayo. Dumalo ako sa bahay minsan, ha? Sige, tito. Ingat po. Kasi nga, di ba, nagsabi ako sa'yo that I'm trying to go vegan. Kaya nga, salad lang yung in-order ko eh. Tapos ang tagal-tagal mo pang sinerve. You know what? I'm not in my best mood when I'm hungry. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko naman po kasi alam that you're dead hungry. Ah, so sumasagot ka pa talaga. Asan yung manager mo? I want to talk to your manager right now. Mga customer na dali, madali lang paamuin yun. Basta lagi mo lang silang itrato na lagi silang tama, ganun lang. Tsaka kung may gusto kong sabihin na gusto mong marinig nila, sabihin mo lang kakalma yung mga yun, kahit marami silang mali. Ma'am, I'm really sorry. It's my fault naman po kasi talaga. Dahil mali po yung na-serve ko sa inyo na food. At dahil matagal ko yung naghintay at mali pa yung na-serve ko, I'll just upgrade your order. It's on me. Dapat lang.
bayad niya. Opo, sir. Kaysa naman sa aming masabi pa po siyang masama at mag-comment ng bad stuff sa social media natin. At baka mag-cause pa siya ng gulo. Hey, ma'am, the order's coming right away. Okay na. Nakausap na ako ng waitress. Thank you pa. Okay. Hi. Pwedeng pa-order? Anong ginagawa mo dito? Dito ka pala nagtatrabaho, ah. Tinatago mo bang nagtatrabaho ka dito? Naku, madaldal pa naman ako. No one can know about my job here. Pwede naman yan. Basta susundin mo lahat ng utos ko. Simple lang, di ba? Fine. Sige, sample lang natin yan. Una kong utos sa'yo, bigyan mo ko ng pagkain. Ngayon na, nagugutom ako. Order nga ng... Here, enjoy your food. Galing mo talaga. Masunurin ka, ha? Good girl. Nasasaktan kayo sa ginawa ni Mang Leon kasi pinagkatiwalaan po natin siya. Kaya po naiintindihan ko yung nararamdaman niyo. Halo-halo na mga problema natin. Pakahirap talaga sa akin magtiwala. At yun ang binigay ko kay Leon. Sana po may maayos sa paliwanag si Mang Leon kung bakit niya ito nagawa. Kasi mama, hindi niya deserve masaktan eh. Ganun ba talaga lahat ng mga tao? Kahit anong buti na ipapakita nila sa'yo, marami pa rin silang tinatago. Posible kaya ganun ang daddy mo? May tinatago siya sa'kin na dapat ko malaman. Diyod, anak, na hindi mo nasabi sa akin. Ano man yung hinahanap mo, Romina, hindi ko bibigay sa'yo. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Hayaan kita magtusa habang buhay. Marga! Marga! What? Hindi ka na naman ba atin sa meeting natin? Can't you see? Busy nga ako. Na naman? Marga, ikaw ang president ng student council, pero ikaw yung laging wala. Mas okay pa ata na si Nadia na lang yung nanalo. Talaga?
Ganun ba talaga kayo ka-incompetent? Hindi niyo ba talaga kaya gumawa ng bagay na wala ako? Bakit? Dala ko ba sa bag ko yung brains niyo? Silang. Whatever. Eh, bakit ba kasi sobrang busy mo, ha? Miko, hindi ko naman ginusto to eh. At alam mo naman na yun, di ba? Lalo na ngayon, may problem pa si Daddy sa talyer. Hindi ba, sobrang mo naman pinapagod niya sarili mo? Nag-aaral ka po, oh. Marga, ayun na ka naman. Of course not. Tsaka hindi naman ganun kahirap yung ginagawa ko eh. Ano ba yun? Shampoo ad. Ayos ah. Eh di, may kita ito sa TV. Hindi yata yun ipapalabas sa TV eh. Alam ko online. Abangan ko yan, ha? Sige, muna na ako. Talagang nagbuhay hari ka. Makasasa ka dito, ah. Sa tagal ko sa kulungan ay dapat lang. Yan, dapat magpakasasa ako. Ang tagal na dito nga ako sa Pentas, tapos para pa rin ako nakakulong. Ba't hindi lang ako mag-ibang bansa? Eh, paano? Mainit pa ako sa mga pulis. Alam mo, para makatulong ka sa akin, bakit hindi na lang ikaw humawak nung illegal nating negosyo? Yung pailalim? Ano bang gagawin ko? Dapat di mo pa kinabangan pa yung si Leon? Kinabangan na. Pero mahirap na. Baka kumanta. Eh, kamusta ka pala yung pinapagawa mo sa kanya? Gagawin ba niya? Oo naman. Kung hindi niya gagawin, si Paco ang kapalit. Uy, parang sira ulo to. Pati ba naman bata, dadamay? Hindi ba malapit sa'yo si Paco? Alam mo, kaya ako lang naman pinakikisamahan niya. Dahil may usapan kami. Sa tingin mo, susunod ba sa akin yun? Kung binabarubal ko yun? Wala, pati ba naman bata, kaya mo pumatay para laki Daniela? Alvin, dito sa plano ko, walang kamag-akamala ka. Naintindihan mo? Ma, kunin ko lang po yung mga gamit ko. Sige, anak. Excuse me. May mga tinatapos lang kami detalya sa report, ate. Pero promise ko sa'yo, mamayang hapon, nandun na yun sa table mo. Oh, Neil, di ba close kayo ni Jean? Nang slide. Bakit, ate? Gusto ko siyang kausapin. Bakit? Gusto kong malaman kung may alam siya dun sa investigasyon ni Jude doon sa kaso ko. Alam kong hindi madali yung nangyari kay Jude. Pero, maasa ko na may makukuha akong impormasyon sa kanila. Ate, masyadong maraming nangyayari sa buhay mo ngayon. Ang kailangan mo gawin, pahinga. Neil, hindi pwede. Hindi ko kahayaan naguluhin dahil ng nakaraan ko. Gusto ko malaman kung may kinalaman ba talaga si Robert sa lahat ng to. Gusto ko patunayan sa sarili ko na tama ang naging desisyon ko. Na iba si Robert sa mga lalaki sa buhay ko, na siya lang yung naging totoo sa akin. Paano kayo nagsimula ni Kuya Robert noon? Kaya alam ko kung gaano kahirap sa'yo to. Pero please, ate, unahin mo naman yung sarili mo ngayon. Excited na ako sa work immersion natin. Oo nga, finally, malalayo na din tayo kay Marga. True. Teka, nauuhaw ako. Bili mo na tayong drinks. Tara. Actually, tara ako kasi. Din. Kaya na lang. Sure ka ba? Sige, bilan ka na lang namin. Salamat. Sige. Cas, may problema ba? Care to share? Thank you.
May gusto po ba kayong sabihin? Wala naman. Masyado lang ako maraming iniisip. Si Mama kasi at saka si Mang Leon eh. Nag-iwalay na rin sila. Wala na kayo? Di bali. Baka hindi naman talaga pwede. Ano ba yung laging sinasabing dito dati? Kung walang bukol, walang ukol? Hindi uukol, hindi bubukol. Yun. Si Mang Leon kasi may anak na pala eh. Pero hindi niya sinabi kay Mama. Kaya ayun, nasasaktan tuloy ngayon si Mama. Pati na rin ako. Nagsinungaling siya sa amin eh. That must be really hard for you and Tito. Tapi gusto ko lang maging masaya si Mama. Kasi deserve niya yun. Well, I guess they just need some help. Baka kailangan lang nila mag-usap. Hello, Cassie. Mang Leon, alam ko po gusto niyo makausap si Mama. Pero sana, bigyan niyo po muna siya ng oras para makapag-decide sa kung anong gusto niyang gawin sa relasyon niyo. Sige. Salamat po. Anak nung Romina yan, di ba? Bakit daw? Let's see. Okay. Tell me if it's too tight for you, okay? Mmm. See? Looks realistic, isn't it? And now we're even sa hindi ko pagtulong sa'yo the last time. Minadali ko pa talagang makabili ng fake tummy mo. Buti na lang I have connections. Ano sabi ng doktor? Napansin lang yan na lumit yung chan ko. Buti na lang hindi natuloy yung ultrasound. Magawa ko ng paraan. O si kaya mo naman pala eh. With the help of Hector. No. Mag-isa lang ako. Okay, but Danny, kailangan nating bumili ng bagong ganyan next month. But do you really have to wear that? Naiiwasan mo naman yung mga tanong sa'yo eh. Savannah, sunod-sunod na yung problema hinaharap ng Carlos. Yung talyer, yung bahay. This baby is the only thing that holds us together. Kapag nakahalata pa siya, sisira na kami. Hoy, bata! Bawal may standby dyan. Boss, saglit lang. Minihintay lang ako eh. Bawal nga eh. Merienda. Oo, gusto mo merienda doon. Di ba bawal ko umalis dyan? Bibilang kita pagkain tsaka soft drinks. Bahala ka nga. Sige, boss ha. Babalik ako. Kuya, isa nga pong tukneneng tsaka juice. Hoy! Akin na yun! Akin yan! Hoy! 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 Kulit mo ah! Huwag ka nang babalik dito ah! Sumutok mo! Sir. Ay, salamat ah. Sige, ano ba yung benta ko? Kasi. Anong ginagawa mo? Sorry, nasan si Neil? Umalis lang po sandali. May mga kinuha pong files. Gino, actually, ikaw talagang pininta ko dito. Ako? Bakit, ate? Ma'am Romina. May alam ka ba sa investigasyon ni Jude mo? Tungkol sa kaso ko? Ako, ate, pasensya na. Eh, hindi naman masyadong nagkikwento sa akin si Kuya noon eh. Pero naalala ko ho, iniimbestigahan niya si Mang Hector tsaka si Mang Alvin. Eh, ilang beses nga ho sila nagka-enkwentro eh. Bakit daw? Hindi ko alam, ate. Pero bago mawala si Kuya, yung dalawang yun ang iniimbestigahan niya. Sige, salamat ha. O, ate, saan ka pupunta? Kina Hector.
Neil, may kinalaman siya sa kaso ko at kailangan ko siyang puntahan. Ate, delikado yun. Kaya ko na ang sarili ko.